Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. 9,216 na bagong kaso ng COVID-19 ang naitala ngayong araw. Kaya sa kabuuan, 828,366 na po ang lahat ng mga tinamaan ng sakit sa bansa. 167,279 naman ang mga aktibong kaso ng COVID-19 sa bansa. Pinakamataas po yan mula noong magkapandemya. Sa National Capital Region, pinakamarami pa rin ang mga aktibong kaso sa Quezon City at Manila as of April 7. Pareho pong lagpas 10,000 sa mga lugar na iyan. Sa buong bansa naman, nasa Cavite, Bulacan, Rizal at Laguna na nasa NCR Plus ang nakapagtala ng mahigit 5,000 active cases. Umakyat naman sa 20.8 ang naitalang positivity rate ngayong araw. Sa bilang naman ng mga nasawi, 60 o 6 na po ang nadagdag ngayong araw, malayo sa mahigit 200 COVID deaths kahapon. Dahil dyan, 14,119 ang bilang ng lahat ng namatay. 598 naman ang naitalang gumaling, kaya umabot na sa 646,968 ang recoveries. Ayon sa DOH, 5 laboratorio ang hindi nakapagsumiti ng datos. Mula naman sa panglabing isa nitong April 6, nasa 20th pwesto na po ang Pilipinas sa listahan ng mga bansang may pinakamaraming bagong kaso. Batay po yan sa datos ng Johns Hopkins University kahapon. Ipinatigil muna ng Department of Health ang paggamit ng AstraZeneca sa mga edad 59 pababa. Kasunod po yan ng mga naitala ng European Medicines Agency na pambihirang side effect nito, gaya po ng blood clot o pamumuo ng dugo sa utak, tiyan at mga ugat. May parating pa namang 17 million doses ng AstraZeneca na binili ng pribadong sektor at mga lokal na pamahalaan. Nakatutok si Cedric Castillo. Pansamantala munang ititigil ang paggamit ng bakuna ng AstraZeneca para sa mga 59 years old pababa. Ito ang abiso ngayon ng Department of Health at ng Food and Drug Administration kasunod ng ulat ng mga naitalang brain blood clotting o pamumuo ng dugo sa utak sa ilang nabakunahan ng AstraZeneca sa Europa. We asked DOH na kung meron pa kung natitirang AstraZeneca vaccine, siguro ay huwag muna natin gamitin sa mga people below 60 years old until we get clearer evidence at saka clearer guidance from WHO saka sa ating pong mga expert. Actually, wala na po tayong AstraZeneca vaccine at this time dahil talagang naubos na po natin ito. May pa ilan-ilan na lamang daw. Inanunso ito ng FDA matapos opisyal nang ilista ng European Medicines Agency o EMA na pambihirang side effect ng AstraZeneca vaccine ang blood clots na may kasamang pagbagsak ng blood platelets. Ang blood clot pwedeng mangyari sa utak, tiyan o arteries na minsan ay may kasamang pagdurugo. The Prague, after a very in-depth analysis, has concluded that the reported cases of unusual blood clotting following vaccination with the AstraZeneca vaccine should be listed as possible side effects of the vaccine. Iginiit ng EMA na pambihirang side effect ito sa kabuuang 34 million katao na nabakunahan sa Europa sa ngayon. Nasa mahigit 160 ang nakaranas ng blood clot sa utak at mahigit 50 ang nagka-blood clot sa tiyan. Sa bilang na ito, may 18 namatay. Sa pag-aaral ng EMA, karamihan sa mga kaso ay mga babaeng 59 years old pababa. Karamihan ay nangyari 2 linggo matapos ang unang dose ng bakuna. Ang payo ng EMA, dapat agad magpatingin sa doktor ang mga naturukan kapag nakaranas ng hirap sa paghinga, pananakit ng dibdib, pamamaga ng binti o pananakit ng tiyan, matinding sakit ng ulo, paglabo ng paningin o pagkakaroon ng mga pasa. Sa kabila nito, tiniyak ng EMA na mas matimbang pa rin ang benepisyong dulot ng AstraZeneca vaccine kontra COVID-19. Our safety committee, the Pharmacovigilance and Risk Assessment Committee of the European Medicines Agency, has confirmed that the benefits of the AstraZeneca vaccine in preventing COVID-19 overall outweigh the risks of side effects. Sang-ayon dito ang isang miyembro ng ating vaccine expert panel, lalo't napakaliit daw ng bilang ng insidente ng blood clotting. Very rare because so far, among the at least on sa database ng
ng EU out of the 34 million that have been given so far the AstraZeneca vaccine, only a total of I think around 64 cases were reported. What they are just saying is, as of now, with the evidence that is that are available, it is not enough to say or reason for them to discontinue vaccination. So it's only just an alert to them that these are happening and they will monitor developments. Sa isang statement, nilinaw ng DOH at ng FDA na hindi raw ibig sabihin ito na hindi ligtas o hindi epektibo ang AstraZeneca vaccine. Mas matimbang pa rin daw ang benepisyong ibibigay ng vaccination, kaya hinihikayat pa rin ang lahat na magpabakuna laban sa COVID-19. Nauna na rin sinabi ng World Health Organization na mariin pa rin itong nirerekomenda ang paggamit ng AstraZeneca vaccine. Si Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion, ikinagulat ang anunsyo ng FDA, lalo pat aabot daw sa 17 million doses ng AstraZeneca vaccine, ang unang batch na order ng private sector at local government units na inaasahang darating sa Hunyo. You cannot cancel this. These are already firm, ready to be delivered. The entire private sector is shocked, no? Speak of, no? And quite disappointed. These things will just destroy vaccine confidence in the country, no, which is already weak. Lampas kalahating milyong doses ng AstraZeneca ang libreng nakuha ng Pilipinas sa pamamagitan ng COVAX facility, habang wala pa ang sunod na delivery, sabi ng FDA. Ang susunod natin na ina-expect ay maka sa isang buwan pa, no, within one month pa. So that will give us time to study the evidence and to see kung magkakaroon po tayo ng panibagong guidance sa paggamit ng AstraZeneca vaccine. Cedric Castillo, nakatutok, 24 Oras. Nakakuha ang isang ospital ng compassionate use permit mula sa Food and Drug Administration sa paggamit ng antiparasitic drug na ivermectin laban sa COVID-19. Ang compassionate use ay ibinibigay kapag ang tao ay may malubhang sakit gaya ng cancer, HIV/AIDS at ngayon, COVID-19. Pero sabi po ng FDA, dapat rehistrado sa ibang bansa ang aangkating gamot. Nakatuto si Lea Aves. Pinayagan ng Food and Drug Administration ang isang ospital na magpasok ng gamot na ivermectin sa Pilipinas at gamitin ito sa mga pasyenteng may COVID-19 sa bisa ng Compassionate Use Permit. Ang ivermectin kasi ay hindi gamot sa COVID, kundi isang antiparasitic drug. Meron na po kaming nag-grant dahil nga po ang ivermectin ay isang investigational product. Alam naman natin may mga clinical trials ongoing nito para gamitin against COVID-19. Yung compassionate use kasi binibigay natin yan kapag ang tao ay may sakit na malubha, katulad ng mga cancer, dati yung HIV/AIDS, at ngayon COVID-19. Kailangang i-report ng doktor na humingi ng permit sa FDA kung sino mga pasyente ang bibigyan ng ivermectin at ang epekto nito sa kanila. Dapat ding rehistrado sa ibang bansa ang aangkating gamot. Pinapayagan ng FDA ang paggamit ng ivermectin sa tao bilang antiparasitic drug. Pero sa ngayon, lahat ng brand o produkto ng ivermectin na nakarehistro sa FDA ay para sa hayop. Dalawang kumpanya ang nag-a-apply ngayon para makapagrehistro ng dalawang ivermectin products na para sa tao. Ang mga lisensyadong pharmacy, maaari rin daw na mag-compound o gumawa ng ivermectin, pero dapat may reseta ng doktor. May mga butika na license sila to do compounding. Mm-hmm. Ito yung parang yung lumang style ba na pag ang doktor may reseta tapos hahaluin ng pharmacist para sa ito, tapos gagawin niyang capsule. Kaya lang syempre yun, ano yun, per prescription yun. Bagamat may ospital na nabigyan ng compassionate use permit, may ilang medical society sa bansa na hindi pa rin nire-recommenda ang paggamit ng ivermectin sa treatment ng COVID-19. Base raw kasi sa 6 na clinical trial sa ibang bansa, hindi napatunayang napababa ng malaki ng ivermectin ang mga pagkamatay dahil sa COVID-19 at hindi rin daw nito napaikli ang hospitalization ng mga pasyenteng binigyan nito. Kung gagamitin man yan, it should be under a clinical trial. Mm-hmm. So kung meron mang gagamit ngayon na hindi pa siya recommended, medyo mag-ingat lang doon sa mga side effect, no, ng gamot na yan dahil hindi natin alam at this particular dose. Kasi this is the first time na ginagamit sa ganitong COVID-19 na yung effect niya sa atay, no? Yung sa liver.
Pangalawa, yung effect niya sa bato. Pero ayon sa isang doktor na nagsusulong ng ivermectin para sa prevention at treatment ng COVID-19, mas marami raw ang mga pag-aaral sa ibang bansa na nagpapatunay na epektibo ang ivermectin laban sa COVID. Napatunayan na rin daw na ligtas ang gamot na ito. There are enough studies, 80 studies, about 25 of them, randomized control studies, all pointing to the recommendation that it should be given as a prophylaxis and as treatment. 3.7 billion doses of ivermectin given in the last 25 years. And 16 people died. Yes, and not yet clear pa, di pa clear na diretsong galing sa ano. Mahigpit na paalala ng DOH sa publiko, huwag mag-self-medicate. Kumonsulta sa doktor bago uminom ng anumang gamot. Lee Alves, Nakatutok, 24 Oras. Matapos payagan ng ating Food and Drug Administration, sinimulan na uli sa Maynila ang naudlot na pagbabakuna sa mga senior citizen. Ngayon, gamit na ang CoronaVac ng Sinovac. Pero ayon sa Department of Health, April 12 pa dapat nagsimula yan. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Umaga pa lang nakapila na ang mga senior citizen ng Maynila sa COVID vaccination site sa Ramon Magsaysay High School. Itinuloy na kasi ulit ng lokal na pamahalaan ang pagbabakuna sa mga senior citizen matapos aprubahan ng Health Department at FDA ang pagbigay ng Sinovac sa mga senior citizen na may edad na 60 pataas. Kailangan natin mabuhay. Paglabanan ng sakit. Mga kaibigan ko, iba nagpabakuna na rin eh. Kaya nagpabakuna na rin ako. Ayon sa FDA, nasubok na ang Sinovac sa mahigit 700 na healthcare workers dito sa Pilipinas, edad 60 pataas na pinagsign ng waiver. Wala naman daw adverse effect na naitala sa kanila. Kaya po nung tinignan natin lahat ng ito at yung pangailangan ng ating bansa na protektahan ang mga senior citizen, ay binigyan na po natin ang go signal no ng FDA, ang DOH, na gamitin ang bakuna na to sa mga senior citizen, knowing that the benefit outweighs the risk. Pero nilinaw ng FDA na kailangang masusing ma-evaluate ang kalusugan ng senior citizen, pati na ang panganib na mahawa ito ng COVID bago ito bakunahan. Kung meron kang acute illness, ang gusto rin po nating bantayan yung mga may high blood, kung talagang uncontrolled hypertension halimbawa o meron kang hypertensive emergency, hindi po kayo pwedeng pwedeng bakunahan. Kung meron pong talagang malubhang sakit, hindi po maaari yan. So titingnan naman po kayo during the actual vaccination, ang DOH po ay gagawa ng guidelines kung paano po yung screening ng mababakunahan. Ito ang unang araw na tuturukan ng bakuna ng Sinovac ang mga senior citizen dito sa Maynila. Para maging maayos at mabilis ang proseso, hiwalay ang pila ng mga senior citizen na nasa category A2 doon naman sa mga edad 18 hanggang 59 na may comorbidities na nasa category A3. Sabi ni Mayor, lahat ng bakunang nasa amin uubusin namin for this day. Wala pa kami sa kalahati sa senior citizen na nababakunan sa senior. Kasi nung first bakuna namin, AstraZeneca, na ginawa namin sa mga barabarangay. So, nung wala tayong supply ng AstraZeneca, nagpahinga muna. Then ngayon po, sinama na sila doon sa Sinovac. 20 ang vaccination site sa Maynila. 570 doses ang alokasyon sa kada vaccination site. Dito sa bakunahan sa May Palacio de Manila, nagbabakuna na rin ang mga senior citizen. Yung pong hindi pa kumbinsido na gustong magpabakuna, hinihikayat po namin kayo na magpabakuna na po kayo. Mas importante po na tayo protektado laban sa COVID. Pero sa abiso ng DOH sa mga lokal na pamahalaan kaninang umaga, April 12 pa dapat magsimula ang pagbabakuna ng Sinovac vaccine sa mga senior citizen. Sa Quezon City, hindi muna magbabakuna ng Sinovac sa mga senior citizen habang wala pa raw binabang guidelines ang DOH. Dapat sana today na kami magsisimula. Kaya lang nga sinabi nga ng DOH na kailangan pa nilang mag-release ng guidelines. So tayo naman po ay masunurin at hinihintay lang po natin ma-release ang guidelines na ito dahil ayaw po natin magkamali. Ang ibang lokal na pamahalaan, hinihintay rin daw ang guidelines ng DOH. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Tiniyak ni Senador Bonggo na nasa mabuting kalagayan si Pangulong Duterte. Taliwas po yan sa mga kumalat na balitang inatake sa puso ang Pangulo, kaya kinansela kagabi ang kanyang talk to the nation.
Nakatutok si Bernadette Reyes. Already the second dose. Dahil dalawang beses hindi natuloy ang regular na talk to the people ni Pangulong Duterte ngayong linggo, muling nag-trend sa Twitter ang hashtag nasaan ang Pangulo kagabi. May ilang netizen ding humingi na ng hashtag proof of life. Humupa din ang mga ito dahil sa litratong ipinost ni Senador Bongo kagabi kung saan kasama niya mismo ang Pangulo. Makikita rin sa larawan ang periodiko na akma sa headline ng naturang pahayagan kahapon. Hirit ni Go sa anyay, may masamang hangarin, huwag daw munang mag-celebrate. Nandito lang daw ang Pangulo at tambak ng trabaho. Sa isang panayam, sinabi rin ni Go na hindi raw totoong naka-quarantine ng presidente. Ipinagpaliban daw ang talk to the people para hindi malagay sa panganib ang Pangulo, lalo't tinamaan ng COVID ang ilan sa presidential security group. Alam niyo naman po na tumataas po yung cases, pati po mismo yung mga PSG personnel. And even Secretary Lorenzana po ay positibo. Naninigurado lang po ang PSG sa seguridad ng ating mahal na Pangulo. Kaya kailangan niya munang i-postpone yung kanyang weekly na talk to the people. He is okay po. Nasa bahay lang po siya dyan po sa Malacanang. 45 pa sa mga miyembro ng PSG ang nagpositibo sa COVID pero lahat daw ay asymptomatic. Ayon sa commander ng PSG, hindi naman nila nakasalamuha ang Pangulo. We assure the public that our president is safe. Andito po siya sa Malacanang, katrabaho. He is in good health. And it's so yung mga detailed close-in security intended for him, they are safe naman. They are free from the virus. Sabi ni Go, regular daw nagpapatest ang Pangulo at nagnegatibo sa pinakahuling test nito noong Semana Santa. Wala rin daw dapat ipag-alala sa gitna ng mga haka-hakang nagka-mild heart attack ang Pangulo. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po totoo yung mga fake news na kumakalat kahapon na mild stroke daw po ang ating mahal na Pangulo. Hindi po yan totoo. Ang batikos naman ng oposisyon, ang isang pangulo ay dapat nasa unahan, gaya ng nabanggit ni Representative Capemia, no? Para hindi lang magulat kung hindi ipakita niya na he is on top of the situation. But it appears, no, he's just there, sitting on the situation, no? Photo ops lang. Sa isang pahayag, sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na patuloy na ginagawa ng Pangulo ang kanyang trabaho bilang pinuno ng gobyerno. Malusog daw ang Pangulo para sa kanyang edad at nagpapasalamat siya sa mga nag-aalala at humihiling ng mabuting kalusugan sa punong ehekutibo. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Nababahala na ang World Health Organization sa pataas ng pataas ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Lalo raw mahihirapan ang mga healthcare worker kung dumating sa punto na mas marami ang mga nagkakasakit kumpara sa kapasidad ng healthcare system. Nakatutok si Rafi Tima. Para patuloy na makapagserbisyo ng mga emergency cases, binuksan na ng East Avenue Medical Center ang luma nilang emergency room. Dahil dito, gumanda raw kahit papaano ang kanilang sitwasyon kumpara noong mga nakaraang araw mula nang magsimula ang surge sa kaso ng COVID-19. Yung aming mga pasyenteng naghihintay sa emergency room ay nasa around 50 patients po. Nung isang linggo, umabot po kami hanggang 70 to 80. So kahit papaano po, bumababa po ito. Mahirap pa rin masabing magtutuloy-tuloy na ang pagbaba, lalo pat maraming laboratorio ang hindi nakapagsumiti ng COVID test results dahil sa long weekend. Karamihan din daw ng mga nagtutungo sa kanila ngayon na COVID positive, natanggihan na sa ibang ospital. At kahit puno na sila, wala raw silang tinatanggihan. Kinakailangan naming i-inform yung ating mga pasyente na meron nga pong mga ganito karaming iba pang pasyenteng naghihintay at kung sila ay willing na makihalubilo at pumila doon sa dami ng pasyente na ito, ay tinatanggap pa rin naman namin sila syempre. Hindi rin daw uubra sa iba nilang pasyente ang balak ng DOH na palabasin na ang ibang pasyenteng pagaling na sa COVID-19 para makapasok na sa mga kwarto ang mga naghihintay sa ER. Meron po kasi tayong mga pasyente na bagamat nag-recover na from COVID-19, meron pa rin po tayong kailangang gamutin na ibang sakit katulad halimbawa ng mga pasyenteng nagda-dialysis o kaya mga pasyenteng na stroke. So hindi naman po kakayanin ng isolation facility na gamutin sila. Dagdag na pasilidad tulad ng pinasinayaan sa QI ang solusyon daw sa problemang ito.
pumasok na ang mga doktor, nurse at mga housekeeping staff sa offsite modular hospital. Ang World Health Organization nag-aalala na sa surge na nararanasan ng Pilipinas. Ayon sa WHO Western Pacific Regional Director, hindi dapat lumagpas sa anyay red line ang sitwasyon ng bansa kung saan mas maraming kaso ng sakit kumpara sa kapasidad ng healthcare system. Lalo daw mahihirapan ang mga healthcare workers kapag nangyari ito sa panahong pinakakailangan sila. We're concerned because the surge is really continuing and moving towards so-called the red line. Once we cross that red line, we put healthcare worker in a very difficult situation. Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Sa ikalawang araw ng pamimigay ng ayuda, mahaba pa rin ang pila sa Quezon City. Yung ilan sa kanila, inakalang 4,000 piso ang makukuha pero naging 2,000 piso na lang. Ang paliwanag dyan ng LGU sa pagtutok ni Salima Refran. Halos 1 kilometro ang pila na makukuha ng ayuda sa Barangay Culiat, Quezon City. Lahat ni isang matinding sikat ng araw. Gutom at pagod para lang makuha ang ayuda. Si Lolo Manny Cabreros binuno ang mahabang pila. Wala kasing nagsabi sa kanya na may hiwalay na pila para sa senior citizens. Ako, napakahirap, ma'am. Talagang sakripisyo lang. Sa init, gutom, uhaw, gusto mong maihin, hindi ka makaihin, baka ano yung pila, walang maihihan. Sa loob, maayos naman ang sistema. Yun nga lang, sa dami ng tao, umakyat na hanggang second floor ang pila. Pila rin sa Barangay Batasan Hills, pero mas maayos na kumpara kahapon. Isa na rana ang kalsada para sa 4,000 na makukuha ng ayuda. Mula sa 2,000 katao, 4,000 na ang cut-off ngayong araw. Bukod sa mga taga-barangay, nagdagdag na rin ang mga pulis para panatilihin ang minimum health standards. Si Lia Leonardo, alas 3 sa madaling araw pumila. Pero ang inaasahang 4,000 pesos para sa kanya at 3 maliliit na anak, naging 2,000 lang. Nagtanong po ako kung bakit. Sabi po, hindi daw po nila alam. Kahit paano may natanggap, kaso sana ibigay nila yung tama. Kasi pera naman ng tao yan. Hindi nila ano. Kasi kung may trabaho naman yung tao, hindi naman naaasa sa ganito. Ito rin ang kinagulat ni Lolo Yoyong Paikan. Mahigit 4 sila sa kanyang SAP form, pero 2,000 lang din ang kanyang nakuha. Nasasaktan ako kasi unang-una sa nadalaman ko, mabuti kung wala pang nakatanggap at ganun na lang nangyayari na. Yung kaso may mga nakatanggap na, ang iba tuwa dahil nakatanggap sila ng porke daw, porke. Paliwanag ni Mayor Joy Belmonte. Yung nakasulat sa SAP form, yun yung batayan kung magkano. Maaring number one, nanganak yung pamilya sa nagkaroon ng karagdagan silang dependent. Kung tingin nila nagkamali sila sa pagsulat ng number of dependents nila sa kanilang form, ay meron pa naman silang pwedeng gawin. This is to go to the grievance committee. 2.48 million ang beneficiaries na kailangan bigyan ng ayuda ng Quezon City. Salima Refran, nakatutok, 24 oras. Hinold up na pinagsasaksak pa hanggang sa mamatay ang isang babaeng pasahero ng isang ride-hailing app. Ang suspect, mismong driver at isa pang kasabwat. Nakatutok si Marie Zumali. Ito ang sasakyang sumundo sa 24 anyos na fast food chain managerial trainee na si Carlota Antasuda. Nag-book siya ng masasakyan sa pamamagitan ng Grab alas 11 ng gabi noong April 1 sa Commonwealth Quezon City para umuwi sana sa kanyang bahay sa Pasig. Pero iba raw ang dumating na sasakyan na sumundo kay Antasuda sa nakalagay sa ride-hailing app. Sa salaysay ng suspect at driver na si John Lester Alhambra sa pulisya, bagaman nagtaka ang biktima, itinuloy pa rin niya ang booking. Kuya, bakit iba yung sasakyan? Ang sagot naman sa kanya, nasira daw yung talagang naka-register doon sa Grab account, kaya yun ang ginamit niya. Kaya sumakay na itong biktima. Pero pagpasok pa lang daw ng sasakyan ni Antasuda, tinutukan na siya at hinold up ni Alhambra. Sa likod ng SUV, nakatago naman ang kasabwat ng suspect na si Brian Kenneth Yumol. Dapat makakalabas sa pangaraw ito. Ang ginawa nitong driver, nung akmang lalabas, tumakbo ulit pa ikot, isinara yung pinto, tinulak papasok itong babae, itong biktima. Hanggang sa nagpangbuno na doon. Habang raw nagpapangbuno sila, ang ginagawa nitong isang suspect, saksak ng saksak para bumitaw sa kanya.
hanggang sa tumumba na lang. Iniwan ng mga suspect ang wala ng buhay na biktima sa barangay sa Uyo, Quezon City, alas 12:30 ng madaling araw ng April 2. Pasado tanghali, inireport ng mga magulang ni Antasuda sa pulisya ang kanyang pagkawala at sinabing huli siyang nakausap bago sumakay ng Grab. Dahil na ipadala ng biktima sa magulang ang tracking locator, natukoy agad ng mga pulis ang driver at sasakyan. Umamin na siya at itinuro na niya yung kasama niya. Nang mangyari yun na siya driver lang pero hindi siya yung sumaksak. May conspiracy talaga sa paggawa ng krimen. Nahuli naman sa isang entrapment operation si Yumol. Una, pag nanakaw lang. Kaya lang nauwi sa pagpatay dahil nga pumalag itong babae. Lumaban sa kanila. Napakatibay ng ebidensya. Lahat ng gamit nitong babae ay na-recover sa kanila. Multiple stab wounds na karamihan sa dibdib ang tinamo ni Antasuda. Kasong robbery with homicide ay sinampa laban sa mga suspect. Ayon sa pahayag ng Grab Philippines, ikinalulungkot nila ang insidenteng ito at nakikiramay sila sa pamilya ng biktima. Nakipag-ugnayan na rin daw sila sa pamilya ni Antasuda para magpahatid ng tulong. Banned na rin ang suspect sa Grab habang patuloy silang nakikipagtulungan sa investigasyon. Giit ng Grab, mahalaga sa kanila ang proteksyon at kaligtasan ng mga pasahero. Bagamat sabi ng PNP isolated incident lamang ito, payo pa rin nila sa mga pasahero ng anumang ride-hailing app, i-share agad ang tracking locator sa kaanak bago pa sumakay. Pag ibang sasakyan sumundo, kahit yun pa ang kausap na driver, ay huwag na lang sumakay o kanselahin na lang. At i-report agad ang mga kahinahinalang insidente sa pulisya para na rin sa inyong kaligtasan. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. Araw-arawin na raw ng Department of Foreign Affairs ang paghahain ng diplomatic protests laban sa China hanggat hindi sila umaalis sa Julian Felipe Reef. Nagpakita naman ng suporta ang Amerika sa Pilipinas na magpadala ng carrier strike group sa South China Sea. Nakatutok si JP Soriano. Sa gitna ng palitan ng matapang at diretsahang pahayag ng Pilipinas laban sa China at sa mariing pagtutol ng Department of Foreign Affairs sa mga naging pahayag ng China sa pagpapaalis sa mga Chinese vessels sa Julian Felipe Reef ni Defense Secretary Delfin Lorenzana, buling giniit ng Amerika na handa silang ipagtanggol ang Pilipinas sa anumang pag-atake sa sasakyang pandagat o himpapawid ng Pilipinas sa South China Sea o sa ibang lugar. An armed attack against the Philippines armed forces, public vessels, or aircraft in the Pacific, including in the South China Sea, will trigger our obligations under the U.S.-Philippines Mutual Defense Treaty. Nag-ugat ang sagutan ng Chinese Embassy at nina Defense Secretary Delfin Lorenzana matapos sabihin ni Lorenzana na dapat umalis na ang mga Chinese vessels sa Julian Felipe Reef na ayon sa China noon ay sumisilong lang sa lugar dahil masama ang panahon. Sagot ng China kanila ang Julian Felipe Reef base sa kanilang historical map at matagal na raw nila itong fishing ground. Tinutulan ito ng Department of Foreign Affairs. Sabi ni Secretary Teddy Boy Loxin Jr., araw-araw silang magsasampa ng diplomatic protest o note verbal hanggang hindi umaalis ang mga sasakyang pandagat ng China sa Julian Felipe Reef. Ang pahayag na ito ng Pilipinas sinuportahan din ng Amerika. We share the concerns of our Philippine allies regarding the continued reported massing of PRC maritime militia near Whitsun Reef. We have seen the reports that vessels have also spread to other parts of the South China Sea. We have reiterated our strong support for the Philippines, and we have called on the PRC to abide by the 2016 Arbitral Tribunal award under the Law of the Sea Convention, which is final and legally binding on all parties. Ang pahayag na ito ng U.S. State Department nangyari matapos ang pagpunta sa South China Sea ng kanilang Theodore Roosevelt Carrier Strike Group para sa anlay routine operation sa South China Sea. Paraan daw ito ng Amerika para ipakita sa mga kaalyado na dapat sinusunod ang freedom of navigation o malayang pagdaan sa South China Sea. Ayon sa DND, kinikilala nila ang karapatan ng ibang estado sa malayang pagdaan sa karagatan basta iiwasan ang mga aksyon na magpapalala sa tensyon sa rehiyon. Dapat din daw panatilihin ang bukas na komunikasyon para maiwasan ang mga hindi pagkakaunawaan. Ayon naman kay Navy Chief Admiral Giovanni Carlo Bacordo, isang welcome development sa exercise ng freedom of navigation ang pagpasok ng Theodore Roosevelt Battle Group sa South China Sea. Pero sabi ni China Foreign Ministry spokesman Zhao Lijian, sa China ang Julian Felipe Reef. Bahagi raw ito ng kanilang Nansha Island kung saan fishing ground at silingan daw ito para sa mga mangingisda nila. Muli ring giit ng China, hindi nila kinikilala ang arbitration award ng Pilipinas at tinawag pa itong illegal at walang saysay.
hindi rin daw katanggap-tanggap ang pagtatangka ng Pilipinas na gamitin ang anilay illegal na arbitration award ng Pilipinas para pigilan ang karapatan ng mga Chinese fishermen. Malinaw daw itong paglabag sa international law. Gayunman, wala raw plano ang China na magkaroon ng permanenteng presence ng mga Chinese vessels sa Julian Felipe Reef. JP Soriano, nakatutok 24 oras. At patuloy po tayong mag-ingat, mga kapuso. At yan po ang mga balita ngayong Webes. Ako po si Vicky Morales. Ako po si Ato Maraulio. Ako po si PR Arcangel. Buong puso para sa Pilipino. Ito po ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras. Good news mga kapuso! Maaari niyong mapanood ang 24 oras at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maaari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.